Thank you.
anointing of witness in your flesh, anointing of wisdom and revelation. We receive the revelation guidance of your word. We receive the life that is in your word. We receive the power, Lord, save Satan. Father God, so humbly, Lord, in the name of Jesus, bakit inaparanasan ito na wilderness experience? Inang
experience. Kasi sa wilderness, mga kapatid, sino po nakarating na sa wilderness? Ang wilderness ay disyerto, desert. Ano po ang makikita at maranasan ng tao kung ikaw ay nasa kalapitaan ng wilderness? At wala kang dalang payo. Sobrang pinit. Bihira po mula sa wilderness. At ang mga tumutubo, puno sa wilderness, pinila. May mga lugar ng wilderness at tumutubo, puro cactus. Sa Texas, sa disyerto, may mga cactus na tumutubo, yung mga pang-tuyo na lupa, kahit hindi mo diligid, lumalaki. Sa wilderness, nandoon ang mga scorpions at snakes. Sa wilderness, maglagay ka ng tubig, niya, tiyun na. Maglagay ka ng lamis, tiyun na. Sa wilderness, wala po na. Bihira. Puro araw, puro init ang araw. Kaya kung wala kang payo, walang puno kayo, masisiguro ka. Matutupo ka sa init. Ngayon, napakainit ngayon sa Pilipinas. So, in the wilderness experience, doon po mararanasan ng mga anak ng Diyos, yung siya'y parang natutuyuan na. Magiging ako yung team parang natutuyuan na. Sa wilderness experience, nandun ang kalungkutan. Nandun ang hardship in life. Nandun ang persecutions. Doon ang encounter si Satan and his demons face to face sa wilderness experience. In the wilderness experience, doon yung parang pinabayaan ka sa kalagitnaan ng disyerto para wala kang nakambi. The wilderness is a place of humiliation and rejection. Sino ba naka-experience na parang dahil sa pananampalataya ay nireject kayo? Mga kaibigan, sina ka experience na dahil sa pananampalataya, kayo ay pinahiya. Kayo ay nangaranas ng kahihiyan, pinahiya, pinahama. Minsan, ang gagamitin pa ng Diablo. Minsan, yung best friend mo. Hindi mo alam, cactus pala, natuso ka. In the wilderness, parang walang ulan, mag-blessing ng Panginoon. Parang lang, mapapalang. Kaya hindi totoo yun. Inaaraw ng Diyos sa akin na mga experience tayo minsan ang wilderness experience. Why? Kasi may purpose ang Panginoon. Sa Diyan, kasali ng wilderness experience sa buhay ng pananampalataya. Sa Diyan, dinadala tayo doon ng Panginoon. Ang mga heroes of faith sa Bible, mga kapatid, ang dami mga heroes of faith sa Bible, lahat nakaranas ng wilderness experience. No? Siguro next week, isa-isahin natin Italia. Pero ngayon, sisilipin lang natin kung sino-sino yung mga nakaranas sa Biblia ng wilderness experience. Sa first service, hindi ko nabanggit ito. Next week ko nalang nabanggit ito sa kanya. Kasi may part ito. So may mga heroes of faith sa Bible na pag tinignan nyo yung buhay nila, pinag-aralan mo, lahat sila, bago sila itinaas ng Diyos, naka-experience ng wilderness experience. Kasi sa wilderness, ang isa sa purpose ng wilderness experience is to humble us. To humble us. Why? Sapagkat ang promotion ng Diyos, ang exaltation ng mga manampalataya, promotion and blessing sa mga manampalataya ay darating sa manampalataya kapag siya ay pinalanas ni Baba. Nakikinig po ba tayo? Basa tayo na alam na bago natin bakitin yung mga heroes of faith, tingnan natin sa Bible. Kung ano ang wilderness sa Biblia. Sa Deuteronomy chapter 8 verse 2 and verse 16, ito ang sabi ng salita ng Diyos. Deuteronomy chapter 8 verse 2, "You shall remember all the way which Yahweh,
Your God has led you these 40 years in the wilderness that He might humble you, to prove you, to know what was in your heart, whether you would keep His commandments or not. Ipapraise mo na rin sa Tagalog para mas malinaw. Sabi nila ko ng Panginoon, at makatatanda nyo, huwag nyo maalis sa isip nyo, tanim nyo sa isip nito, sa isip at puso nyo. Nanong kayo ay dalhin ng Panginoon sa disyerto sa loob ng 40 taon na ang pinagdahilan upang kayo ay gawin ng Diyos na maging mapagpakumbaba at ibaba ngayon ng Diyos at maging mapagpakumbaba, maging humble upang kayo subukin, testingin kung ano ang inyong puso, kung kayo ay susunod na patuloy sa aking kautusan o hindi, sabi ng Panginoon. So, our purpose of wilderness experience is to humble us. Tinuturuan tayo ng Diyos na magpakababa tayo. Doon sa mga unang pinag-aralan natin about the power of humility, tinalakay natin doon na ang humility ay galing sa Diyos at katangian ng Panginoon. Si Jesus mismo bumaba sa lupa, He humbled Himself and died on the cross to redeem us from hell. Ang Diyos mismo ay pangababa para maabot lang tayo. Nagkatawang-taan siya. Sa Philippians chapter 2, verse 5 hanggang 8, nandun nyo. Nanabuhay si Jesus na tulad sa ordinaryong tao, although siya ay Diyos. He humbled Himself. At doon siya nag-humble, after ng kanyang mission, He died on the cross. After 3 days and 3 nights, He was resurrected, ascended to heaven. Itinaas siya ng Ama sa pinakamataas sa lahat. Hindi ibig sabihin ito na hindi Diyos si Jesus, no? Itinaas siya sa pagiging tao. Tanda niyo, dalawa ang nature ni Jesus. He is God and God forever. But Jesus as God manifested in the flesh, He became man. Para ano? Para ipambayad natin ang buhay sa cross. To redeem us from hell. Kung hindi dumating si Jesus, kung hindi naman tayo si Jesus sa cross, hindi po tayo maliligtas. Lahat tayo on our way to hell. At dyan ay sa buong eternity na. When we drove into the lake of fire, forever and ever sa eternity. Pero dahil dumating si Jesus, nirescue tayo, kinubos tayo. Ang ginawa ng katubusan, ipinagbayad niya yung kanyang buhay. Paano may pagbabayad ng Diyos sa kanyang buhay? Hindi mo pwedeng patayin ng Diyos. That's why God became man. Maliwanag mo ba? So yun ang humility example ni Jesus, He humbled Himself. At doon siya inihumble, siya itinaas. Mababasa po natin yan, mamaya, alam, basahin ko sa inyo, balik natin. Tapos yun natin, Deuteronomy chapter 8, verse 2. Doon sa wilderness, hinagpo niya ang Israel, binigyan ng pagsubok, tines, kung susunod sa kautusan ng Panginoon. At sa verse 16, inulit ito, who fed you in the wilderness with manna, which your fathers didn't know, that He might humble you, and that He might prove you, to do you good at your later end. Para po isa ang espiralo. Huwag nung kalimutan, kahit kayo na sa wilderness, pinakain kayo ng inyong amang nasa langit. So, ibig sabihin, kahit na sa mga pagsubok, kahit na sa wilderness, pakakainin ng Diyos at kanya mga anak. Amen. Kahit na sa wilderness, ibibless tayo ng Panginoon. Pero hindi natin na ibibinay, there is really a wilderness experience. Nakikinig mo ba tayo? Yan ang balance. May mga nalipit, nagtuturo sa ilan ng Diyos na uso ng mga panahon ng 70s na ang church, ang mga manong niya, hindi daranas ng suffering at na extreme, medyo hindi na balance. At wala ka rin suffering. But, nasa Bible yung suffering. Kung kayo nagsuffer, magsasuffer din kayo, sabi ni Jesus.
Pero hindi forever yun. Ang purpose of suffering is to humble us. Yung nakayang wilderness experience, nandiyan yung suffering, hardship in this life. Nandiyan yung test, trials, and temptation. Wilderness is a place of test, trial, and temptation. Wilderness is a place of warfare. Diyan yung makakalabang face-to-face si Satan and his demons. It is a combat zone. Minsan, ang ginawa ng buhay ko, nasa comfort zone ka, biglang dadalhin ka lang sa combat zone. Maging si Jesus, mababasa natin sa Matthew chapter 4, verse 1 mababa, na after na si Jesus ay mabaptize ni John the Baptist sa Jordan River, sa Matthew chapter 4, verse 1, dinala siya ng Holy Spirit sa wilderness. Nasa basahin na natin. Matthew chapter 4 verse 1 hanggang 11 at saka verse 24. Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Sino daw nagdala kay Jesus sa wilderness? Ang Holy Spirit. Nagkailangan magdaling sa wilderness. May purpose, may divine purpose ang Panginoon. At yung divine purpose ng Panginoon na yun, yun din yun sa atin. You know, even Jesus, binala ng Holy Spirit sa wilderness. To be tempted. Kita nyo, wilderness is a place of test, trial, and temptation. To be tempted by the devil. When he had fasted 40 days and 40 nights, he was hungry afterward. Verse 24 and 25, the report about him went forth into all Syria. So ito yung sa verse 1, pababa, hanggang verse 11, hindi ko na mabasahin kung wala ka sa oras. Tinag ni Satan si Jesus. Na-encounter ni Jesus si Satan face to face sa wilderness. Three times siya tinuso. Ang pinalalaman ni Jesus, it is written, Word of God. Kasi Word of God ang ating espada. Di ba yung sabi sa Chapter 6 of Ephesians, the sword of the Spirit is the word of God. After the three times the temptation, nirevive ni Jesus three times then by using the word of God, pansamantalang umalis na rebuke si Satan. Then after the wilderness experience ni Jesus, pagdating niya sa mga tao, in-expose niya kanya sa hindi sa mga tao, sa verse 24 and 25, the report about him, about Jesus, went forth into all Syria. They brought to him all who were sick, afflicted with various diseases and torments, possessed with demons, epileptics, paralytics, and he healed them. Great multitudes from Galilee, Decapolis, Jerusalem, Judea, and from beyond the Jordan followed him. Naging famous si Jesus. Bakit? Gumagawa siya ng himala. Mga may sakit, gumagaling. Maging mga demonyo lumalayas sa presensya ni Jesus. May power siya. Anointing, the power to cast out demons to heal the sick. Dahil doon, sa paggawa ng himala, naging tayo si Jesus, binagkakamulan mga tao, ang dami sumusunod sa kanya. That was after na ma-experience niya ang wilderness experience. After the wilderness, ito na ang anointing of power in Jesus. Ganun din tayo, after the wilderness experience, we shall receive a higher level of God's anointing. Nakikinig po ba tayo? Lahat tayo anointed na. 1 John chapter 2, verse 20 and verse 27. Tayo anointed ng Panginoon. Kapag tinag-usapan ng anointing, talakot din. May anointing tayo sa loob, may anointing tayo sa labas. Anointing in us, anointing upon us. Anointing in us so that we might bear fruit with a Christ-like character. Anointing upon us to empower us. So every time na malalampasan natin ang wilderness experience, merong another level of God's promotion.
Him. Nakikinig po ba tayo? After na malampasan ko ang wilderness, mayroong blessing. Is it the Bible? Sana may bibigay ko ngayon, pero wala po oras. Kahit umaga, hindi wala ko sa oras. Kaya may part to po ito. So kung si Jesus dumaan sa wilderness, experience tayo, amen? And doon sa Deuteronomy chapter 8, verse 2 and verse 16, ang sabi noon, huwag niyo kalilimutan na dinala kayo ng inyong Diyos sa wilderness para kayo ay i-humble. Para kayong turuan ang magpakababa. Bakit kailangan magpakababa? Sapagkat ang promotion na paraan ng Diyos ang pinopromote niya yung nanggagaling sa ibaba. Nakikinig po ba tayo? Okay, babasa po tayo ng talata ulit. Sa 1 Peter chapter 5, verse 5 hanggang 6, ito po ang sabi, God resists the proud, but gives grace to the humble. Ayaw ng Diyos na tao ay nagmamataas, proud sa sarili, I, me, and myself. Ako binda, ako pinakamagaling, ako pinakamatalino, ako pinakakalento dito. Ako, dahil sa akin, nabubuyan, dahil sa akin, maging successful ang kumpanya. Ang glory, pinalagay naman sa kanyang sarili, proud sa sarili. Ang sabi dito, God resists the proud. God rejects the proud. But gives grace to the humble. Tinutulungan ng Diyos, binibiyayaan ng Diyos ang mga tao na gahambo sa kanyang harapan. Binibless ng Diyos ang mga nagahambo ng mapakbaba. Amen. Yun ang sabi. Sa verse 6, ang sabi, therefore, kaya na, humble yourself under the mighty hand of God, under the mighty hand of God. Kung ito kayo, ito kami ng Diyos, you are under the mighty hand of God. You're humbling yourself under the mighty hand of God. Ang sabi, i-humble nga niya ang sarili under the mighty hand of God. Pag sinabi under the mighty hand of God, you are submitting yourself under the authority of God. Ikaw ay sumusunod, nagsasubmit, nandun yung salitang submission and obedience. Sabihin mo natin, submission. Obedience. Tandaan yung dalawang words na yun. Yan ang manifestation ng humility. Ang genuine humility nagmamanifest through submission and obedience. At pag kayo ay submissive sa Diyos, submissive din kayo sa tao. Pag kayo nagpapasalo sa Diyos, magre-reflect yung relationship nyo with God sa relationship nyo sa tao. Pag kayo ay rebelde sa tao, rebelde sa leadership, rebelde sa school, rebelde sa pamahalaan, rebelde sa Diyos, that means rebelde kasi kayo sa Diyos. Nakikinig po ba tayo? Pag kayo submissive, nagpapasakop sa Diyos, pagdating sa relationship with people, marunong hindi kayo magpasakop sa may authority. Nakikinig po ba tayo? Kaya yung tinuturo ng Biblia ay pasakop sa authority. Eh sinabi ni Paul yan, ano ba authority yung times yun? Roman government, Roman Empire. Pero na sabi ni Apostle Paul, pasakot kayo sa gobyerno. Pag kayo ay obedient sa Diyos, masunurin sa Diyos, pagdating sa tao, masunurin din. See? Nag-re-reflect eh. Kaya pag tama ang puso mo sa Diyos, malinis ang puso mo sa harapan ng Diyos. Pagdating sa relationship sa tao, malinis din ang puso mo, malinis din ang motibo mo. Nakikinig po ba tayo? So kaya sinabing, therefore, humble yourself under the mighty hand of God, ibig sabihin, you are willing to submit yourself, willing ka rin sumo ang buong buhay mo at lahat na sa'yo, sa ilalim ng kapangyarihan at kapangyarihan ng Diyos, and you are always willing to obey God. Naintindihan mo yung Lordship ni Jesus sa buhay mo. Yun ang humility. So therefore, humble yourself under the mighty hand of God. Kapag tayo nag-humble, ang sabi, He will exalt us, He will promote us in due time.
exalt us. Sino gusto itaas ng Panginoon sa magandang buhay? Ang susi, humility. Pero paano tayo ina-humble ng Diyos? Minsan matigas ang ulo natin. Paano tayo ina-humble ng Diyos? Ang susi to God's promotion is humility. Yan, paano tayo ina-humble ng Diyos? Itadaan na sa tapoy ng pagsubok. Di ba yung sabi sa Biblia, dadaan tayo sa oil, hindi tayo masusunod, dadaan tayo sa tubig, hindi tayo manunod. Because God is with us. Isasala pa lang Diyos sa wilderness, at hindi na ang sikat ng araw sa wilderness to test you. Maranasan mo ang test, trial, at ibibigay ka ng Diyos, kung sa lihalo ng Diyos, natuksuhin ka ng Diablo. Nakikinig po ba tayo? Doon mo lalaban ang temptation. Doon mo lalaban ang si Satanas. Testing lang yun. At ang sabi doon, after the wilderness of experience, the place of test, trial, and temptation, mayroon blessing and promotion. Ito mo yun. Tingnan nyo sabi sa verse 16, no? Na Deuteronomy chapter 8, verse 16. Ulit, basahin natin. Meron tayong pinapansin dito, no? Who fed you in the wilderness with manna, which your fathers didn't know, that he might humble you. Saan? Sa wilderness. And that he might prove you. Ito na. To do you good. Ano gagawin ng Diyos? To do you good. Gagawa ka ng Diyos ng kabutihan. To do you good at your later end. Ibig sabihin, after the wilderness, gagawa ang Diyos ng kabutihan sa buhay mo. At ang bandang huli, ang ending, kumbaga sa pelikula, the end, diba? Sa pelikula, mayroong happy ending. Pag ending sa pelikula, patahan yung bida, hindi happy ending. Naranasan ka magandang ng sine, yung pelikula na yung mga bida, lahat, patay lahat. Paglabas mo sa siniha, parang malungkot mo eh. Hindi happy ending. Parang kulang eh. Pero pag ending yung pelikula, yung bida pa rin buhay, alam mo, nasabugan na, sumabog yun. Yung barbo, yung pala, nakadayo sa tubig, pinakita sa ending buhay. At yung mga kasamahan niya, na pinasabugan, akala natin matay na, sa ending yung pala, may twist yung istorya, mabuhay pala. Para na sa'yo ng pakiramdam mo, para kasali ka mo. Gusto ng tao, happy ending eh. Natural sa tao, happy ending. Pero yung sinabi ng Panginoon eh, ang purpose of wilderness experience is to humble us. Why to humble us? Because promotion comes from the Lord at dumarating yun after na tayo i-humble ng Diyos. Sa pagkatunay na pagkatas ng Diyos ay tinatas tayo galing sa ibaba. Itinatas tayo sa ibaba at yung nasa taas, binababa. Tinan mo ba sa akin natin ito? Matthew 23 verse 12. Whoever will exalt himself will be humbled. And whoever will humble himself will be exalted. Si Jesus ang nagsabi na. Hindi ako. Ang nagpapakababa ay itataas ng Diyos. Ang nagpapakataas ay ng sarili, ibababa ng Diyos. Tingnan niyo si Jesus. No? Itinaas ang Panginoon. Nandiyan na sa Philippians chapter 2 verse 8 and 9. Being found in human form, he humbled, Jesus humbled himself, becoming obedient to death, in ano manifestation ng tunay na humility, ano? Submission and obedience. Si Jesus, co-equal with the Father sa pagiging Diyos. Yes, sa pagiging Diyos, the Father, Jesus, and the Holy Spirit, the three divine persons, sila bumubuo ng one Godhead. In one Godhead, in one God, there are three divine persons or personalities. The Father, Jesus, and the Holy Spirit.
that they are one. Si Jesus sa pagiging Diyos equal with the Father, sa Holy Spirit sa pagiging Diyos equal with Jesus. And one time sinabi ni Jesus, the Father is greater. Ang Ama ay higit na dakilan is sa amin. Sinabi ni Jesus, totoo yun. Ang Father ang chief executive, kumbaga sa kumpanya. Ang ministry ng Father taga-send, sinende sa mundo si Jesus, sinende si Jesus, si Jesus, sinende ang Holy Spirit. Sa ministry, sa office, si Jesus at ang Holy Spirit nagsasabit sa Father. Mas great, mas mataas talaga ang Father sa office, sa ministry. Pero sa pagiging Diyos, they're all equal. At silang tatlo, dinatawag na one God. Maliwanag mo ba? Ngayon, sa kanagat mataraan ng Holy Trinity, ano? Isa lang yun eh. We have one God with three divine persons. Parang tao, isa lang ako. Pero composed ko ng three elements, spirit, soul, and body. Okay. Ngayon, sabi dito, therefore God highly exalted Jesus and gave him the name which is above every name. So nagpakababa si Jesus, tinaas siya. Tinaas siya. As sabi doon sa Deuteronomy chapter 8, verse 16, to do you good at your later end. Pag pinag-aralan nyo yung salitang good, good, malakop yun. Hindi yan ang inaakala natin na simple salitang good, mabuti. Pag ito'y pagtungkol sa Diyos at sa gagawin ng Diyos, malawak yung salitang good, to do you good in the end. Ano yung good? Mababasa rin natin yung word of good or goodness sa Acts chapter 10, verse 38. Na si Jesus, anointed by God, doing good, doing good, healing all those who are oppressed by the devil, healing the sick, casting out demons, doing miracles. Yun ang manifestation of goodness of God. Miracles. Yung mga imposible bagay na mangyari, pwede mangyari by the goodness of the Lord. Yung ibig sabihin, pag sinabi, goodness of God, ibig sabihin, God will create miracles. Awag natin, He can create miracles. Ang sakit, hindi pwede gumaling. Pwede gumaling. Ang patay, ay buhay ng Panginoon. Ang mga imposible bagay, pwede maging posible. Walang limit. All things are possible. Yun yung salitang good ng Panginoon. Kaya nung sinabi ni Moses doon eh, Lord, I want to see you, I want to experience, I want to see your glory. Eh, 40 days and 40 nights, nakasama ni Moses ang Panginoon sa Mount Sinai, kausap niya face to face, tapos sabi ni Moses, Lord, I want to see your glory. Eh, nakita na nga ang glory ng Panginoon sa bundok, may point si Moses. Ang ibig sabihin ni Moses, Lord, gusto ko ma-experience pa more and more of your presence, more and more of your glory. Sa mas pataas na level pa, Lord. Gusto ko ma-experience ang kalaliman ng iyong presensya, ang kalawakan ng iyong glory, sa higher level pa, I want it more. Ang sabi ng Diyos, ito yung another level. Hindi mo makikita ang aking glory. Pero, my goodness shall pass before you. Lalagyan kita sa pagitan ng malaking bato, tatakpan ko ng kamay ko ang mata mo, dadaan ako, aalisin ko, makikita mo yung similitude of my presence, makikita mo yung likuran ko. Hindi mo na makikita ang aking glory, but my goodness shall pass before you. Ano nilalim mo po sa pagkita ni Moses? Ano ibig sabihin ng Panginoon, my goodness shall pass before you? Hindi mo makikita ang aking glory, pero ito ang next level. Ang equivalent ng glory ng Panginoon na ma-experience ni Moses ay yung goodness of the Lord. Hindi niya makikita ang literal na presence ng Diyos, pero makikita niya ang manifestation ng presensya ng Diyos. Makikita niya ang miracle ng Panginoon. Ganun din sa atin. Ang another level of God's glory, hindi natin makita.
in the spirit ng glory ng Panginoon, pero yung manifestation ng glory ng presence ng Diyos, na-experience natin. Makakita tayo na bumalik ng pastor, makakita tayo maraming tao na ligtas, makikita natin mga imposibleng bagay na nangyayari na gamit na. That's the goodness of the Lord. Can you say this? Hindi basta nagpo-promote ang Diyos ng basta-basta. Iingatan ng Diyos na ang kanyang ipo-promote itataas ay kayang dalhin ang promotion. Pag kayo ay nataas na promote na hindi kayo galing sa baba, mag-ingat kayo. Baka hindi ang Diyos na nag-promote sa inyo. Baka self-exaltation, self-promotion, o baka ang diablo nag-promote. Pag ang diablo nag-promote, nasintas kayo, bigla kayong bibitawan, nagamak kayo. Nainginig mo ba tayo? So in the wilderness experience, because this is a place of test, trials, temptation, it is a place of warfare, it is a combat zone, my encounter from face to face is Satan and his demons, my ability to sa wilderness, my experience mo, ang hirap, ang pagsubo, sinasadya ng Diyos yun. Dahil in the wilderness, alam niyo po ba, ito nakita mo, ang wilderness experience ay isang university sa mga anak ng Diyos. Isang malaking school where we can learn more about the revelation knowledge of God. So wilderness experience, iskwela lang ito, mga kapatid. Dito natin, makakasama ka, makikita ang manifestation ng presensya ng Diyos. Di po ba sa panahon ng Israelites, Old Testament, sa wilderness, doon nila nakasama ang Panginoon. Habang sila yung on their way to the promised land, and I tell you, mga kapatid, in every promised land, there is wilderness. There is a wilderness in every promised land. In every blessings, meron wilderness. Magkakampan yun. Bakit? Kasi iingatan ng Diyos ang iyong panampalataya. Baka pagbiglang bless ka, makalimutan mo na siya. Di ba yung nasabi, pray in the name of the Lord? Huwag mo po ako masyadong payayamanin dahil baka makalimutan kita. Eh Lord, huwag mo rin naman ako sobrang magpapahirapin. Baka makapagsalita ako ng hindi maganda. O mahanap kita. O baka hindi maging tama na hindi natin at yun sa hirap at pag sobrang hirap na may naranasan ko. Kailangan balansin. So ginagawa ng Panginoon sa wilderness, doon tayo tuturuan ng Diyos. Sa panahon ng mga Israelites in the wilderness, on their way to the promised land sa wilderness, kasama nila ang Diyos sa umaga, sa katanghalian ng mga haligi, alapaan, haligi puso, para hindi man sila sa kinitan ng wilderness ng araw. Sa gabi naman, para maliwanag, sinasama sila ng Diyos at ang Diyos ay wangis ng haligi apoy na nagiging ilawan sa gabi. Sinasama sila ng Diyos. In the wilderness, doon nila nakita ang manifestation ng presence ng Panginoon. Imagine, yung presence ng Diyos, haligi usok sa umaga, haligi ang buhay sa gabi, ordinary sa kanila yun. Parang ordinary lang. For 40 years, nakikita nila, yung mga bata lumalaki, ay, tignan mo yun, nasabi sa kanila, yun ang Panginoon. No? Malaki ng puso. Umabot ang Cortez, parang ordinary lang sa kanila. Eh tayo, sa panahon natin ngayon, uuwi ka sa bahay mo, biglang nakita ka, sinamahan ng President Diyos, haligi, puso, buhay. Kakaiba na rin dito. Sa gabi, biglang kasama, haligi na po, kaya kakaiba ito.
Pero hindi naman papagod sa Panginoon sa ganun. Sa wilderness nangyari yun. Sa wilderness, doon pinakita ng Diyos yung kanyang pagliligtas. Nung hinabol ang mga army ni Pedro, nakarating sila sa Red Sea, doon pinakita ng Diyos ang kanyang deliverance sa kanyang bayan. Hinati ng Diyos ang dagat. Hinati ng Diyos ang dagat at tumawid sa kanyang lupa ang mga Israelites. Nung sinundan ang mga army ni Pedro, nag-close ko yung dagat. Ngayon, nakadiscover na yan ng mga archaeologists, ng mga divers. Nakita nila doon sa location, exact location na pinag-arihan, pinag-arihan ng army ni Pedro. Nandoon yung mga gulong karuahe, mga karuahe, mga helmet, sword, nasa ilalim ng dagat. Hindi nila hinihipo. Once nahihipo nila, para mabuyan eh. Kaya ginawa lang, minata na, hindi nila hinihipo. Kinuna nila ng camera, videos, yung camera, kinuna nila. Hindi nila pwede dalhin yun. Hindi pwede. Mawawasan ang hipoy ko lang eh sa bumi. At yung replica, yung itsura ng mga wheels, yung rim ng gulong karawahe, eksakto sa panahon ng mga Egyptians, nakaukit yung design sa mga walls, kahawin ng wheels, ng rim, ng gulong ng karawahe, nalulong sa Red Sea. Nandun yun. Eh kahit naman yung Noah's Ark eh, ang gabi nandun sa Mount Ararat, di ba? Sumabit sa Mount Ararat, natabunan na ng kahit sa Diyelo. So totoo lahat yung history sa Bible. So pinakita ng Diyos sa wilderness, walang dead end, dead end. Kahit na sa wilderness, God will deliver you. Doon pakikita ng Diyos sa wilderness experience ang God's deliverance, ang victory na naranasan mo ng wilderness. Kahit di na ba na, magtatagumpay na, kapatid. So, not sa John, just dalhin tayo sa wilderness. Kagaya ng Jesus, Jesus was led by the Holy Spirit into the wilderness. Sa Deuteronomy 8, 2, and 16, dinala ng Diyos ang Israelites sa wilderness. Why? To humble them, to test their faith, and to bless them. Meron akong pakikita sa inyo sa Psalms 66 verse 10. Psalm 66 verse 10. For you have tried us, O God. Sinubukan mo kami, O Diyos. You have refined us as silver is refined. You brought us into the net. You laid an oppressive burden upon our loins. You made men ride over our heads. We went through the fire, through water. Yet you brought us out into a place of abundance. Iparapraise natin sa Pagano. Sabi dito sa Psalm, Panginoon, tinesting mo kami, sinubukan mo kami. You tried us. At kami, binuli mo na tulad sa silver. Tulad sa silver. At kami, dinala mo na para kami nasino ng lamba. At kami, hinayaan mo na ma-oppress ng aming mga kalabag. At kami, inapapapara ng aming mga kalabag. May battle, may warfare. May persecution, may test trials, and temptation. Sabi dito, hinayaan kami. Wari kami na zero sa trap. Akala mo, talo na eh. No? At hinayaan kami, kami apaktahan ng kalaban. May purpose yan. Bakit nagtatanong tayo isa, Lord, bakit mo? Bakit ganito na kaya sa buhay ko? Huwag mo na question yung Panginoon. Kapag na minaranasan ang wilderness, that means you are on your way to the promised land. You are on your way to God's promotion. You are next in line to God's promotion. Tingnan niyo sabi dito, hinayaan niyo kami, tapak-tapakan sa kasaan ng aming mga kalaban. Kami, pumasok sa apoy. Kami, pumasok sa tunay. Di ba yung sabi sa Bible?
Lumaan tayo sa pool, hindi tayo sunog. Dadaan tayo sa tubig, hindi tayo malulunod. Parang ganun din. Ito ang pinakamaganda. Yet, you brought us out into a place of abundance. After ng mga naranasan, hindi maganda, ano sabi ng Diyos? Sabi sa verse 12, yet, sa kabila ng lahat ng ito, yet, you brought us out into a place of abundance. God will bring us to a place of abundance. After ng wilderness. Sino sa atin nakakaranas ng wilderness experience? Amen. But you brought us out to abundance. Napakagandang salita ng Diyos. Yun yung sinabi rin ng pagkasin, Deuteronomy 8:16. To do you good, to lay their end. So mga kapatid, sa Bible, ang mga heroes of faith, mga Bible characters at heroes of faith, pag tinignan nyo, halos lahat sila naka-experience ng wilderness. Isa-isahin ko sa inyo. Sample lang ko ngayon. Pero next week natin, isa-isahin ang detalye nito. Si Joseph. Nireject ng kanyang sariling pamilya. Ibinenta, napatapos sa Egypt. Pinagbinta ng rabies pa, nakulo. Paglabas na ng kulungan, after ng wilderness experience niya, rejection, loneliness, sorrow, nakulo, after no, paglabas sa kulungan, promotion. Kaanang kamayagan ng pero. Naging gobernador ng Egypt. Sino? Si Joseph. Sabi sa inyo, after ng wilderness, may promotion eh. Si, sino pang bago karakter na nga dumasa sa wilderness? Si David. Si David. Tanda nyo? Si David, pinatay niya si Goliath sa kainita, sa gitna ng wilderness. He killed Goliath. Ang ganda yung nangyari, napromote si David, binigay niyo ka lang ni King Saul para mapakasawa. Pero ang nangyari, because of jealousy, binalang ni King Saul ang kanyang biyanan, napatayin siya, nagtago siya, namundo, napapunta sa wilderness. Nagtago, natulog sa madilim na pwera ng adulang, nag-iisa. Naging malungkuti, sorrow, loneliness. Nag-iisa si David, pero hindi pa yung na-ending ng buhay ni David. Bandang huli, binigyan ng Diyos ng private army si David. Sino yung mga binigyan? Yung mga taong rejected ng society. Mga walang kakwenta-kwentang tao sa harapan ng society. Yung mga rejected people, yun ang binigay ni David. Bandang huli, yung mga rejected people ito, itong mga bounds ko ito, ay binigay Diyos ni David, sila yung mga naging elite warriors ni David. Nakatumbas ng isang tipo. Bakit nagkakaroon? Eh, sumama sila kay David eh. Eh, di na hawa sila sa anointing ni David. Si David, pumatay na niyo. Pumatay din ang mga higante. Kaya kung kanyang masumasama, doon ka mahahawal. Sumama ka sa anointed man, woman of God, yung anointed ka, mai-impart din sa'yo. Sumama ka sa backslider, yung magiging backslider ka, mahahawal ka rin. Sumama ka sa magsusugan, magiging magsusugan ka rin. Sumama ka sa sabungero, magiging sabungero ka rin. Sumama ka sa babaero, magiging babaero ka rin. Sumama ka sa artistahin, magiging artistahin ka rin. Tumihin ka sa katag niyo. Ang katabi mo lang ni artistahin, artistahin ka rin tumihin ka. Horror films. Yes, sumama ka sa anointed, tinanong si Elijah. No? Sumunod na sumunod sa kanya si Elisha. Magdaling, anointed ni Elijah, na impart kay Elisha. Amen. The anointing that you respect, listen, the anointing that you respect is also the same anointing that will be upon your life. Nakikinig mo ba tayo? Nirespeto ni David si King Saul, kaya sumunod na naging hari si David. Nakikinig mo ba tayo? Nirespeto ni Elisha si Elijah, kaya yung anointing ni Elijah napunta kay Elisha.
Nirespeto ni Joshua si Moses, kaya yung calling and anointing ni Moses as a leader, napunta kay Joshua. Nirespeto ng mga bars, mga tao rejected ng society, na sumama kay David, so yung anointing ni David na impart sa kanyang mga private party na naging leader o naging mga elite partners niya. Hanggang sa kumapal, dumami ang niya. Hanggang sa lahat ng invasion ginagawa nila, panalo sila, walang talo. Hanggang sa naging great king, si King David. Kailan nangyari yun? After ng wilderness experience ni David. Nakikinig po ba tayo? Sino pa yung mga Bible character? Si Job. No? Si Job, nasunog yung mga hayop pa niya, namatay yung mga anak niya, sa banda una ng kanyang buhay, binaling lahat ng Diyos yung nawala sa kanya. Dinoble pa ng Panginoon. Halimbawa, meron siya halimbawa 1,000 camels, o meron siya 10,000 camels, dinawang 20,000 camels. Baba sila niya sa Bible. Dinoble ng Diyos. Di sa mga malin, kapag ibinalik ng Diyos, hindi na gaya ng dati. It will be greater than the former. Kaya pag in the wilderness, bininago sa inyo si Satanas, tanda nito, God will take back what the devil has stolen from you. At hindi gaya ng Diyos, hindi na gaya ng dati. It will be greater than the former. Amen. Ganyan ang ating Diyos na yung binigyan. Kaya wag naman ang lupo, pag nasa wilderness ka, nakakaras ka magsubo, testing sa pamantay, testing sa katawan, testing sa kapaligiran, test trials, temptation, lahat lang yan, part ng wilderness experience, to humble us. Why? Because God wants to promote us, God wants to bless us. God can use ordinary people para sa, for an extraordinary, supernatural miracle. Amen. Inan si sweet leaders ko, hindi na kapag-aral. And while the God of one of God's greatest apostle of faith was si sweet leaders ko. Yung mga apostle si Jesus, karamihan pa, hindi nag-aral, mamingis na. Sino mo nga pinag-aral? Si Paul, si Matthew, mayaman, tax collector, isa sa disciple ng Jesus, doktor, sino? Pero the rest, mga mamingis na. Na hindi na kapag-aral. Baka walang tinapos na mataas. God can use ordinary people for extraordinary ministry. Amen. Ang inaharap ng Diyos, hindi yung talented. Ayaw ko Tagalog yung talented. Kasi sa ngayon, nausong Tagalog, talentado. Talented mo rin. May ba naroon siyo? Buti pa rin, matalento yung tao niya. Matalento. Kaya sa mga, di ba sa mga TV show, itong bata na ito, ahama-ahama, talentado ang bata na ito, parang minuri. Bakit ganyan Tagalog? Dapat hindi talentado. Very talented, sabihin natin, masyadong matalento ang tao, ang bata na ito. Okay, yun. Hindi inahanap ng Diyos ang mga matalentong tao. Inahanap ng Diyos yung tapat na maglilingkod sa Kanya. Yung marunong magpakababa. Pag naranasan mo yung goodness, huwag mo tatanggihan. Nandun pala, tatlong klase ang magiging pwedeng desisyon or choices ng tao. Isa lang sa tatlong choices nito, sasabihin ko sa inyo. Isa sa tatlong reaction nito ang pwedeng mangyari. Pag dumating ang goodness sa buhay namin, ito yung number one. Anong gagawin mo? Are you going to reject God? Magtatakot ka sa Diyos, ma-offer ka, tatalikod ka, iiwan mo na, magiging Kristiyano mo. Ba't gano'n, nagkakahiram nila mo, hindi mo naman singkot. Ang dami ng pagsubok, yun yung isa. Ang pangalawa na pwede maging desisyon ng tao ay ito. Kapag naman ako yung maglikod sa mga, ba't gano'n, ang dami pagsubok? Maglilay ko na ano, medyo-medyo na lang, joke war. Hindi na ako panihingan, hindi na ako panilikod. Hindi na lang ako para sa lukewarm.
Sabi sa Revelation chapter 3, sabi ng Panginoon, hindi ka mainit, hindi ka malamig, isusuro na kita. God will reject lukewarm people. Nakikinig po ba tayo? Huwag yun. Huwag yung number 1, huwag yung number 2. Yung number 3 maganda. Dumating ang wilderness, ano gagawin mo? Ano sa sabihan sa ng Diyos? Humble yourself under the mighty hand of God. Pag dumating ang wilderness experience sa buhay natin, all we have to do is to humble ourselves under the mighty hand of God. And He will exalt us. He will promote us in God's perfect time. Amen! Amen! Ganun ang buhay ng araw para kaya. Meron wilderness. Pero tandaan nyo, dumadaan lang tayo sa wilderness. We are on our way to the promised land. We are on our way to our destiny. At ang destiny natin, hindi lang good, hindi lang better. It is God's best. Amen! Inatayon natin naman. Thank you, Jesus. Part 2 next week. Lord, maraming salamat na tinuturuan kami how to humble ourselves, Lord, sa panahon na kung dumating ang wilderness experience sa aming buhay. Alam namin aming gagawin. Hindi po kami offend, hindi po kami mag-complain, hindi kami mag-murmur, hindi kami mag-reklamo sa iyo, hindi kami magtatanong sa iyo, why Lord, oh why Lord? Hindi namin tatanong kanina sapagkat we trust you, Lord. We have faith in your name, Lord, and we trust you. Hindi rin kami malalabi, hindi kami magiging lukwarm. Pinipili namin maging mainit sa panahon ng wilderness. Pinipili namin maging humble sa iyong harapan. Sapagkat alam namin, dumarating ang deliverance mo, Panginoon. Dumarating ang iyong kamay, mga Panginoon, to protect us and to bless us. And after this wilderness experience, Panginoon, uulan ng pagpapala. There will be a spiritual breakthrough. Yes. There will be a breakthrough in finances. There will be breakthrough, Lord, sa healing. There will be breakthrough sa miracles. There will be breakthrough, Lord, sa mga promotion, sa mga anak ng Diyos. Then that is after the wilderness experience. Panginoon, maraming salamat. Ang gagawin namin during the wilderness experience, we will rejoice in the presence of the Lord. Jesus is